Pero sa mga loob ng mga pader ng Intramuros, meron palang mga nakatira. Halos 900 pamilya ng mga informal settler. Itong Banana Island, isa lamang sa 9 communities na kasama sa i-relocate. Dito ko nakilala si Lola Emma. 50 years na daw nakatira rito. Dito sa lugar na to, ako nakapag-asawa. Si Lola Emma raw ang tatanungin, ayaw daw sana niyang mag-relocate sa Cavite. Dito nakakakuha kami ng pangkain namin sa araw-araw. Namulot-mulot ka lang dito ng mga plastic na ibinta mo sa bodega, makakakain ka na. Kailangan na sila ng 410 million pesos para pa lang sa paglilipat ng 500 pamilya. Ha? Ano pong mamimiss nyo? Sa tagal ng pagtira ko dito. Siyempre, nakakamiss po lugar lang. Kung mahali nga lang sana, kung may matitirang kami dito, gusto ko dito kami lahat. Kagaya ni Lola Emma, kundi ang sumunod kahit masakit para sa kanila ang mawalay sa lugar na matagal na nilang itinuturing na tahanan. Manila Development Authority, isa sa 4 na residente ng Metro Manila o mahigit 2.7 million ay mga informal settler.